Ayan, tayo po ay magluluto ngayon ng ginisang, ano ba to? Hello, good evening sa lahat, or good morning sa ibang bansa, o saan mang bansa kayo. Magandang araw po, or magandang gabi. Tayo po ay magluluto ngayon ng ginisang toge, or bean sprouts, ayan. Ayan po, binili ko kanina, talagang ano pa, ano pa lang siya. Ayan ang gusto ko kasi bagong ano siya, yung baby pa siya. Ayan, gustong-gusto ko. Ayan, at igigisa po natin sa manok. Ayan, sa chicken, yung pitsong manok or chicken meat. At ang ating panggisa ay bawang, sibuyas, at meron akong kamatis. Yan lang po. Kasi meron na siyang carrots, so hindi na ako maghihiwa pa ng carrots pa. Ayan, nahugasan ko na po siya at yan, ang manok ay galing freezer, kaya pinadtad ko siya ganyan ang pagkaano kasi matigas. So, lulutuin ko po siya, hindi ko na siya ilalagay sa i-defrost kasi maninipis naman ang kanyang hiwa. At iyan ay meat mula sa pitso ng manok. So, start na po tayo. Samahan nyo ako sa ating pagluto. Sandali lang po ito. Ayan na po ang ating small kawali. At lagyan po natin ng mantika. Ayan na po. So, lagyan po natin ang bawang. Po ay pag nagisa, inuuna ko yung bawang. Yung iba, sibuyas. Ayan, medyo na luto na yung bawang. Mamula-mula na. So, ilagay ko na po ang sibuyas. Dapat hipon ang ilalagay ko dito. Kaso lang yung mga nakaraang luto natin ay puro na lang hipon. So, maiba naman para manok naman ang ilagay natin. Lagay po natin ang kamatis. So, ilagay po natin ang manok. So, dito ko po lalagyan ko po siya ng black pepper. At patis. Sa patis ko ay ano lang, kaunti lang muna para hindi siya masyadong ano, para matimplahan lang ang parang 2 spoon lang po, 2 spoon lang. 2 spoon na patis para lumasa ang ating, maluto ang ating manok na merong lasa. At lagyan po natin siya ng magic syrup. Ayan po, lagyan po natin ng
Magic sarap. At ilagay na rin natin yung Northwoods na kalahati lang nilagay ko na chicken Northwoods. So takpan po natin para maluto yung mantika ay magluto dito sa chicken. Ayan po, anuhin natin, baka manika. Tingnan. Ang kamatis ay nag-ano na dito sa manok. Ang sauce niya, naluto na. So, lagyan po natin ng kaunting tubig na sabaw para maluto. Antayin po natin kumulo. Takpan po natin. Ayan po. So, luto na ang ating chicken. Make sure na ang ating sahog ay luto. Ayan. Pinakuluan na natin. Naikot ang aking maliit na kawali. So, yan, hawakan natin. Baka ay tumakbo. So, yan po. Ilagay na po natin ang ating timplahan ko muna bago ko ilagay yung ating tobi. Masarap. Tama na po yung alat, tsaka ilagay po natin. Dapat ito ay akok lang. Ang dami nito. Baka hindi ko ito maubos. Lahati lang inilagay ko po muna. Super liit kasi ng aking kawali. Ayan, pwede ko palang ilagay pa. Kasi maraming lahok. Palitan ko po ng aking favorite na sandok. Ayan. Para matagal na akong hindi nakaluto ng bean sprouts. Ayan. Gustong-gusto ko ito pag bagong luto. Yung kaluluto lang, tapos kakainin na siya. So, tinimpla ko na yung sabaw bago ko inilagay itong gulay. Pero, timplahin ko ulit kasi gusto ko lagyan siya ng kaunting Mamacita oyster sauce. Gusto ko ay half cook lang siya. So lagyan ko po siya ng sarap. Ayan, sarap ito kung meron pang lahok na hipon. Kasi puro na lang hipon nakaraan. Maganda kasi ang seafood. So lagyan ko po siya ng kaunting Mamacita oyster sauce. Shake mo na shake. Shake mo. Yan.
Lagyan ko ng kaunting hot chili sauce. Kunti lang para magkaroon ng anghang na kaunti. Bilis maluto. Ito na agad. Hindi siya pwedeng i-overcook. Kasi hindi magandang lasa. Maganda ito pag half-cook lang siya. Parang crunchy. Ayan. Yan na po. Ang ating gulay. Na tugi. Ginisang ano lang siya. Dapat ito, bibili sana ako ng ano, ng tokwa. Kaso, tinignan ko kanina, eh, kalahati ang, ano, ang mahal. Ayan, ayan na po. So, tapos na po at i-off na natin ang fire, ang apoy. Ayan, sobrang sarap. So, yan na po. Ilagay natin sa mangkok. Ayan, ilagay na po natin. Yan na po ang ating ginisang togi sa manok. Ayan. Thank you so much at simpleng luto ng bahay. At yan o, half cook lang siya. Hindi siya na overcook. Ayan. Thank you so much po at thank you sa inyong panonood. At Mika Love shout out sa inyong lahat dyan na nanonood, na sumusuporta lagi sa aking mga lutong bahay. So, huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel sa mga hindi pa nakasubscribe at i-click ang bell button sa baba pero kay, para meron kayong update sa lahat ng aking maninulutong bahay. Meron kayong, makakatanggap kayo ng notification. At huwag kalimutang mag-like and comment sa baba. Thank you and God bless us all. Thank you po. Bye!